A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdina wa ahdibina wa ja'alna sababan liman ihtada wa ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala manittabi'al huda, meaning kapayapaan sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Magandang magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko, at isang kagalakan para sa akin na makasama ko ang aking mga kababayan sa ganitong mga usapan o mapagtitipon. Ako nga pala si Muhammad Rodriguez. Ang aking mother ay Bisaya. Ang father ko ay Bicolano, pero sa Manila ako lumaki. At ang aking experience o simula ng awareness ng pananampalataya ay nung ako ay high school, nag-aaral ako at napasama ako sa grupo ng mga kaklasiko na walang ginagawa kundi pag-aralan ang Biblia. Grupo ng mga kaklasiko na walang ginagawa kundi pag-aralan ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Pinag-aralan namin ang Saksi ni Jehova, Iglesia ni Cristo, Mormons, Worldwide Church of God, Kingdom of God, Baptist, Adventist. Yun ang aming ginagawa bilang mag-aaral. Pagka-graduate ko ng high school, nakapag-aral ako sa isang Protestant school sa Quiapo, na kung saan ang may-ari ng institute ay Protestante, na kung kaya 60% humigit kumulang ng aming mga instructor ay mga Protestant. Kaya nandun pa rin ang pag-aaral ng Biblia. At luckily, pagka-graduate ko doon ay nakapag-abroad na ako sa edad na 20 taon. Ang aking destinasyon ay Jeddah, Saudi Arabia. Kaya since 1980 hanggang ngayon ay 2014 na, o 2000, ano ba ngayon ang ating year, ay more than 34 years humigit kumulang na ako rito sa Saudi Arabia. Nung dumating ako sa Saudi Arabia, puros mga desierto pa ang Jeddah during that time. At ang nakita ko, nagkaroon ako ng tinatawag na interest nung nakita ko ang mga Muslim, nagpapatira pa sila. Sabi ko, parang solemn ang kanilang ginagawa, at bakit kaming mga Kristiyano hindi namin idinidikit ang aming mga noo sa lupa. Kaya sa pamagitan nito ay nagkaroon ako ng interest na pag-aralan kung ano ang kanilang pananampalataya, at meron ngang nagbigay sa akin ng banal na Quran na salin sa wikang Ingles. At ito ay pinag-aralan ko. Isa sa mga napag-aralan ko sa banal na Quran, ang mga disipulo ni Jesus ay tinatawag sila ng Allah na mga Muslim. Hindi ito dumating sa atin bilang mga Kristiyano. Ang mga disipulo pala ni Jesus sa banal na Quran ay tinatawag na mga Muslim. Alam niyo ba na ang pinakamataas na babae sa banal na Quran sa lahat ng mga babae na nabuhay sa buong daigdig hanggang sa pagkagunaw ng sandaigdigan ay si Berheng Maria? Wa id kalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Tandaan ang sinabi ng mga anghel, O Maria, katotohanan, pinili ka ng Allah. Nilinis ka mula sa maling uri ng pagsamba at pinili ka higit sa kababaihan ng lahat ng mga nasyon. Sa loob ng banal na Quran, ang pinakamataas na babae at kagalang-galang sa lahat ng mga Muslim ay ang ina ni Jesus na sa Berheng Maria. Sa banal na Quran din, ang pinakamalapit sa mga Muslim ay yaong tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. Ang pinakamalapit sa mga mananampalataya patungkol sa pagmamahal ay yaong tinatawag nila ang kanilang mga sarili na kami ay mga Kristiyano. Sapagkat meron sa kanila na mga totoo at hindi mapagmataas. Meron sa kanila na maalam na mga preacher, mga monghe at mga pari. Ito'y kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung narinig nila ang revelasyon na ipinahayag kay Propeta Muhammad,
ay umapaw ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata at napagtanto nila ang katotohanan. At pagkatapos ay tinanggap nila ito at sinabi nila, kami ay naniniwala at sumasaksi na kami ay mga Muslim. Nakalagay din sa banal na Quran, ang kahimahimalang pagsilang ni Jesus. Nakalagay din sa banal na Quran kung paano isinilang sa Berheng Maria, na kung saan ang kanyang paglaki ay napakadalisay. Nakalagay sa banal na Quran na ang pagkain ni Berheng Maria ay hindi nanggagaling sa ibabaw ng kalupaan. Ito'y nagmumula sa kalangitan na ibinababa ng Allah bilang pagkain niya. Nakalagay din sa banal na Quran ang huling pagtitipon na tinawag ng mga Kristiyanong the last supper. Ang huling pagtitipon ni Jesus at ng kanyang mga disipulo, tinawag itong Al-Ma'ida. Ibig sabihin ng Al-Ma'ida, ang lamesa na punong-puno ng pagkain mula sa kalangitan. Sa Islam, ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Yun ang paniniwala ng Quran. Yun ang paniniwala ng mga Muslim. Sino ngayon ang tunay na sumusunod kay Jesus? Kasi sa banal na Quran, sabi ng Allah, merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus. Kung babaybayin natin at pag-aaralan, tama ang banal na Quran sa kanyang sinabi na merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus. Kapag ikaw ay isang born again, hindi papayag ang Iglesia ni Cristo. Kapag ikaw ay saksi, hindi papayag ang Adventist. Kapag ikaw ay kasama sa dating daan, hindi papayag ang Romano-Katoliko. Kapag ikaw ay Methodist, hindi papayag ang Baptist. Nandiyan ang born again, nandiyan ang Mormons, nandiyan ang Church of God, nandiyan ang Kingdom of God, nandiyan ang Assembly of God, nandiyan ang Jesus Miracles Crusade, nandiyan ang Jesus is Lord, nandiyan ako'y ako na nga. Ito yung katibayan na merong nakialam ng tunay na katuruan ni Jesus. At sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitani rajim, wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahumul ladhi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. At hindi namin ibinaba sa iyo o Muhammad, meaning ang aklat, ang banal na Quran, kundi upang linawin. Upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi nila napagkakasunduan sa isa't isa. Palagi na lamang sa atin babalik si Jesus. Palagi na lamang sa atin magugunaw ang mundo. Nandiyan ang Millennium 2000, nandiyan ang May 21, nandiyan ang December 21, nandiyan ang 2012, nandiyan ang November 1989, hindi naman nangyayari. Wala nang nagpapahaba ng balbas na tulad ng pagpapahaba ng balbas ni Jesus. Mula sa tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. Wala nang nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi na tulad ng pag-aayuno ni Jesus. Wala nang naguhugas ng kamay at paa bago magsagawa ng pagdarasal na tulad ng ginagawa ni Jesus. Wala nang nagpapatira pa na kung saan idinidikit nila ang kanilang noo na tulad ng ginagawa ni Jesus, at wala na ring nagtatalukbong na tulad ng pagtatalukbong ni Berheng Maria. Ang lahat ng ito, with all respect, ay makikita lamang natin sa mga kamusliman. Ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Ang sinumang nakarinig nito at hindi gumawa ng anumang kaparaanan upang tuklasin ang pagiging totoo ng salitang ito ay mananatili sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. Isa sa dahilan kung bakit natin nasamba si Jesus. Alam naman natin na ang turo ni Jesus
ay kabilang sa 10 utos. Ano ang pinakapangunahing utos? Thou shalt not worship other than God alone. Sa nag-iisang tagapaglikha lamang na bukod-tangi ikaw ay sasamba. Yun din ang turo ni Jesus. Siya mi Israel, Adoni Elohim, Adoni Echad. Meaning, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong kaisipan mo, at ng buong pagkatao mo. Yun ang itinuro ng lahat ng mga propeta. Kaya nung napakialaman ang turo ni Jesus, ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba, walang tatlong persona, walang intercessor, walang intermediary, walang tagapamagitan. Hindi ka pwedeng gumamit ng pangungumpisal o paggamit ng mga ribulto. Kapag ikaw ay dalisay na sumasamba sa nag-iisang Diyos, wala kang gagamitin na mga tagapamagitan. Walang pamahiin, walang pagsunod sa maling katuruan, walang mga tinatawag na paniniwala sa horoscope, sa panghuhula, sa agimat, sa anting-anting, walang paniniwala sa pongsu, walang paniniwala sa golden Buddha. Yun ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba. Sapagkat ang sinumang nagkamali ng pagsamba, ito lamang ang kasalanan na walang kapatawaran. Ang sinumang sumamba sa iba, bukod sa nag-iisang tagapaglikha at namatay siya ng hindi nakapagsisi, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Isa sa dahilan, sapagkat tayong mga Kristiyano ay nahati tayo sa dalawang pananaw. 90% to 95% kabilang ako, dahil ako ay dating Romano-Katoliko, si Jesus sa atin ay Diyos at anak ng Diyos. Ito ang itinuro sa atin. Subalit, ang mga saksi at ang mga iglesia ni Kristo salungat sa ating paniniwala. Sa kanila, si Jesus ay propeta. Kaya nahati tayo sa dalawang pananaw. Si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Si Jesus ay propeta. Ang bawat isa'y nag-aangki na sila ang tama. Yun ang nakalagay sa Quran. Ang bawat isa'y nasisiyahan na sila ang tama at ang iba ang mali. Isa sa dahilan kung bakit natin nasamba si Jesus, dahil sa kaimahimulang paglikha sa Kanya. Yun ang nakalagay sa banal na Quran. Inihinga ang espesyal na espiritu sa bukas na dibdib na kasuotan ni Berheng Maria at umabot ang espiritong ito sa kanyang sinapupunan at siya'y nagdalang tao. Lumabas niya isang batang sanggol, naging isang bata, naging isang binata, naging isang binatilyo, naging isang mama. Papano kung sa kasaysayan ng sangkatauhan ay meron pang mas higit na nilikha kaysa kay Jesus? Si Adam, ang ating ninuno, ang kauna-unahang tao. Si Adan ay nilikha ng isang mama kaagad. Inihinga pa ng Diyos mismo ang espiritu kay Adam, kaya ito nagkaroon ng buhay. Walang ama at walang ina na pinagmulan. At mula kay Adam ay hinugot ang tadyang at nilamnan. Si Eva ay galing sa lalaki, samantalang si Jesus ay galing sa babae, at si Adan ay walang babae at walang lalaking pinagmulan. Sa tingin nyo kaya, sa paningin ng Diyos na pinakabakapangyarihan, meron bang mahirap likain sa mga nabanggit? O lahat ito ay napakadali lamang sa paningin ng Allah? Ito'y nilikha ng Allah hindi para sambahin upang magkaroon tayo ng matibay na pananalig na ang Allah ang siyang may kakayahan na gawin ang anuman na kanyang nais. Ang kaligtasan, isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha. Submit yourself. Ito ay nangangahulugan ng salitang Muslim sa wikang Arabic. Alam naman natin ang kasaysayan ng mga propeta. Nung pinalaya si Adan at si Eva sa paraiso, dito sila ibinaba sa gitnang silangan. Dito rin nangyari sa gitnang silangan ang tinatawag na dilubyo. Nung kapanahon na ni Propeta Noah, dito rin sa gitnang silangan nangyari ang kapanahon na ni Propeta Ibrahim na tinaguren siyang ama ng ama ng ama ng propeta. Dito rin nangyari
ang kasaysayan ni Moses na kung saan nabiyak ang karagatan. Sa paniniwalang Islam, ito ay nabiyak ng 12 pagkakabiyak nung inihampas ni Moses ang kanyang baston sa karagatan at ito ay nahati ng 12 at pagkatapos ay merong hangin na dumaan at tumigas at nakadaan ang mga angka ng Israelitas. At si Moses ay nakipag-usap ng 40 gabi sa Mount Sinai pagkaraan nilang makatawid sa tinatawag na pulang karagatan at ito ay bahagi ng Saudi Arabia. Ang tawag ng mga Muslim sa katuruan ng mga propeta na ito ay nagmula sa Allah na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha at pagsunod sa kanyang kautusan, tinatawag ito ng Allah na Islam. Kapag ikaw ay dalisay na sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha at sinusunod mo ang kanyang kautusan, ang tawag sa iyong pananampalataya o relihiyon ay Islam. Kapag tinanggap mo ito, isinuko mo ang sarili mo, ikaw ay tatawaging isang Muslim. Ito ang kaligtasan nating lahat. Mag-Muslim tayong lahat, meaning isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha. Ito rin ang kaligtasan na sinabi ni Jesus sa Biblia. Mag-Muslim kayo para kayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Subalit hindi natin makikita ang salitang Muslim, yung kahulugan. Sabi ni Jesus doon sa marunong sa Biblia, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ang guro, guro, rabbi, rabbi. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ang Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian, kundi ang sinumang nagsisitalima sa kagustuhan ng aking Ama na nasa langit. Matthew 7:21, submission to the will of my Father who is in heaven. Submission to the will of God. Ito ang kahulugan ng salitang Muslim. Submit yourself and you will be saved. Ito ang katuruan ng lahat ng mga propeta. At bilang panghuling mensahe para sa lahat ng aking mga kababayan, maniwala kayo, hindi ako magmumuslim kung hindi ko nakita ang tunay na katuruan ni Jesus sa loob ng Islam. Hindi natin masusunod si Jesus sa tunay niyang katuruan kapag hindi natin tinanggap ang Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag ikaw ay nasa labas ng Islam, paano mo masusunod si Jesus? Kapag ikaw ay nag-born again, hindi papayag ang Iglesia, Adventist, Methodist, nandiyan ang katibat ibang sekta ng Kristyanismo. Sa Islam, ang sinumang hindi sumaksi na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah ay sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Wala nang kaparaanan pa para siya ay makalabas dito. Iiwan ko kayo ng isang matibay na panuntunan upang kayo ay makatiyak na kapag kayo ay nag-Muslim, na ilagay niyo ang inyong sarili sa tunay na turo ni Jesus, walang labis, walang kulang. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadikin walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sabihin mo sa kanila na mga Kristiyano, sabihin mo sa kanila na mga Hudyo, sabihin mo sa kanila na mga pagano, kung ang tahanan sa kabilang buhay na paraiso na nasa Allah ay para lamang sa inyo at hindi para sa iba na sangkatauhan, hilingin ninyo ang sumpa na pagkamatay kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran,
mumurahin ang isang Kristiyano ang kanyang preacher, ang kanyang leader, ang kanyang pare kapag nasa impyernong apoy na siya. Sasabihin ng hindi Muslim, O Allah, katotohanan, iniligaw kami ng aming mga pinuno at ng mga dakila mula sa amin sa tamang landas. O Allah na aming tagapaglikha, bigyan mo sila ng dobling pagpapahirap at isumpa mo sila ng masinding pagkakasumpa. Yun ang sasabihin ng hindi Muslim kapag nasa impyernong apoy na siya. Dahil ang tunay na turo ni Jesus nung kapanahunan niya na hindi dumating sa atin bilang Kristiyano ay tinatawag ng Allah na Islam. Hilingin ninyo ang sumpa na pagkamatay sa inyong mga sarili kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin na kayo nga ay tunay na nasa turo ni Jesus. Kung Kristyanismo nga ang tunay na turo ni Jesus. Sabi ng Allah, kailanman ay hindi nila ito bibigkasin sapagkat alam ng kanilang mga sarili ang pinaunang kasamaan ng kanilang kamay. Alam nila ang katotohanan. Alam na mga preacher, alam na mga pinuno ng mga Hudyo at mga Kristiyano na Islam ang itinuro ni Jesus, subalit itinago ito sa kanilang mga tagasunod. At ang Allah, ang siyang ganap na nakababatid kung sino ang gumagawa ng kasamaan. Upang makatiyak kayo, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay kaligtasan, hindi laro ang ating pagiging isang tao. Ako mismo, ang hihiling ng sumpa upang makatiyak kayo na totoo ang Islam. Hinihiling ko sa Allah ang sumpa na pagkamatay sa aking pamilya at sa lahat ng Muslim na narito. Kung si Jesus ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, at Kristyanismo ang kanyang itinuro upang maging makatarungan ang impyernong apoy sa sinumang tatanggi kapag siya'y namatay nang hindi bumalik sa tunay na turo ni Jesus. Upang maging makatarungan ang paraiso sa sinumang mapagkumbaba na gustong ilagay ang kanyang sarili sa tunay na turo ni Jesus at tunay na turo ng lahat ng mga propeta. Hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin ngayon, sa aking pamilya at sa lahat ng Muslim na narito. Kung si Jesus ay Kristiyano, siya ay Diyos at anak ng Diyos, saksi kayong lahat. Hindi ko maaring ipagbili ang aking sarili at ang aking pamilya kung hindi ako nakatitiyak na ang aking kinalalagyan ang tunay na turo ni Jesus. Bilang panghuli, hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin alang-alang sa kaligtasan nating mamamayang Pilipino, sa aking pamilya at sa lahat ng Muslim na narito. Kung si Jesus ay Diyos, siya ay anak ng Diyos at Kristyanismo ang kanyang itinuro. Sapat na ang katibayang ito. Nagmamalasakit lamang ang mga Arabo sa atin. Kaya nila ginagawa ang mga ganitong sitwasyon. Wala silang kailangan sa atin, kundi pagmamalasakit dahil gusto nila na magmana rin tayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyo. Naway pagbuklurin ng Allah ang ating mga puso't kaisipan sa katotohanan. Iligtas niya tayo, ang ating mga mahal sa buhay. Magmana tayo ng paraiso at buhay na walang hanggan at ang lahat ng magmumula sa ating saling lahi. Amin. O Allah, tanggapin mo po ang aking panalangin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oh, sige.